Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sasagutan ko po yung mga tanong ninyo tungkol po sa previous upload ko na a life of being a call center agent slash a college student. Sa hindi pa po nakapanood dyan, panoorin niyo na po kasi itong video na ito, i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga tips at iba pong bagay na kailangan nating malaman sa pagiging isang call center agent. Pero disclaimer lang guys ha, kasi hindi pa talaga ako totally alam lahat. Pero isishare ko lang sa inyo yung mga na-experience ko during that time na isa akong call center agent. So kaya, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit mo na rin yung notification bell below para updated kayo in every videos na ina-upload ko. At nagpapag-giveaway din po ako dito in every videos na ina-upload ko. Kaya no more for you, chicas! Let's get started! Sasagutan na po natin yung mga tanong po ninyo tungkol po sa previous upload ko na being a life a call center agent slash a college student. So, ang unang tanong po dito kay Greta, mahirap po bang maging isang call center agent? So, for me at first, yes. Medyo nahirapan po ako nung unang company na in-applyan ko kasi wala pa talaga akong experience doon, and then newbie pa talaga ako, and then nahirapan talaga ako doon sa training kasi napunta po ako sa primary support, which is hindi naman talaga masyadong mahirap kung makabisado mo na lahat yung process sa account na yon. Pero para sa akin is nahirapan ako kasi meron po kami training doon na communication skills. So yun po yung unang ginawa namin, na enhance yung communication skills, ganun, kung paano mo i-deliver kay customer yung mga explanation mo, ganun, and then yung process nila, and then yung mga tools na kailangan nating kabisaduhin kasi importante yun, everyday na magagamit mo din yun, at dapat na alam mo talaga kung paano din yun gagamitin. So, doon medyo nahirapan ako at umabot talaga ako sa point na gusto ko na talagang mag-give up. Pero, luckily, ipinaglaban ko talaga na kailangan ko tong makatuwid ako dito sa part na to kasi since pinasok ko naman itong klaseng trabaho. So, para sa akin, hindi madali yung first job experience ko. So, second question dito kay Blessie Antonio. Hello po ate, nung nag-interview po kayo, dinisclose niyo po ba na kayo ay isang student? So, sa first job experience ko, dinisclose ko po na hindi na po ako nag-aral. Pero actually, that time, first year college pa po ako noon, nag-aaral pa po ako. Pero sinabi ko yun para makapasok ako sa company na yun. Pero actually, huwag niyo po yung gagayahin kasi hindi po yung tama. Pero, meron na mga yung mga call center na tumatanggap na sila ng mga working student or yung mga college student or kahit high school graduate ka lang or vocational graduate ka nun, like TESDA or IELTS, tumatanggap na sila ngayon, or not all, pero meron na akong company na tumatanggap na ng isang student kasi parang nakikita nila na karamihan ngayon na naging isang call center agent ay mga student. At meron din namang company na hindi talaga sila tumatanggap kasi at first, yung call center is full-time talaga siya. And then, baka meron mga instinct yung mag-interview sa atin na what if itong student na to is papasokin ko sa company and then mag-quit siya or mag-resign kasi at first, yung first opportunity naman niya or yung first responsible niya is yung pag-aaral. So, doon siya nakapokus. So, meron sila mga ganyang mga instinct. Pero, kung gusto niyo mag-apply ng mga call center, pwede niyo namang i-disclose na hindi na kayo nag-aaral. Pero, meron din kayong mga requirements dyan na nagpapatunay na hindi na talaga kayo nag-aaral. So, ganun po. Yung ginawa ko po dati. So, sa second job ko naman,
hindi naman nila ako tinanong kung meron ba akong, if I'm still a student. Kasi mas nakafocus na sila dun sa mga, ang previous job experience ko yun. So, yung third question, sabi niya dito, toxic po ba ang call center? So, for me, hindi naman talaga natin masasabi kung toxic ba yung account or hindi. Kasi lahat ng bagay, kahit anong trabaho man tayo na nakafocus, is meron talaga yung toxic environment. Pero nakadepende din yun sa'yo kung magpapa-apekto ka sa mga tao na nasa paligid mo. But you should always remember na nandito ka kasi nagtatrabaho ka. So, meron naman ding iba is naapektuhan sila sa mga surroundings nila. Pero ako, in my part, hindi talaga ako magpapa-apekto kasi pumunta ako dito para magtrabaho at hindi magpapadala sa problema sa mga surroundings ko. And then, at first, dapat mo ring iset aside yung mga toxic people or yung environment mo kung wala ka na sa work. Bali, yung mga ganyang mga experience, iiwan mo lahat yan pagkatapos ng work mo. Parang ganun. Pero, meron kang tinatawag na outside world. Yun talaga yung lagi kong iniisip. So, third question, mahirap po ba yung pagiging isang call center agent? Para sa akin, sinabi ko na kanina, at first is mahirap, pero on the way of the process, matutunan mo din lahat, pero dapat you have a enough motivation to yourself na kaya mo yan or kaya mo ang bagay na ito. Kasi lahat naman talaga is dadaan tayo sa hirap bago natin ma-memorize or alam lahat na pasikot-sikot sa work natin. So, yun po yung mga ibang tanong. So, tingnan po natin dito. So, meron po silang tanong dito na kailangan po bang magaling sa English? So, para sa akin, sa call center, hindi naman talaga yung masyadong as in napakagaling mo na sa English, halos hindi ka magkakaroon ng mga wrong grammars, ganun. Natural din naman na magkakamali tayo. Pero yung mga basic English lang is napaka-importante sa call center kasi alam naman natin yung mga katransaksyon natin is international people or yung mga customer na kinikater natin. As long we understand the situation, as long on how we response to the customer to his her issue, okay na yun. As long na meron ka lang talagang basic English yun. Kasi ako, kahit na may experience na ako totally, minsan magkakamali pa rin ako on how I handle my grammar, ganun. Meron talagang minsan na magkakamali ako sa mga pronunciation ko, pero lahat din naman yan is on the way of the process. So, every day every day patuto tayo ng patuto sa mga bagay-bagay. So, yun po. So, last question niya dito, mahirap po ba maging isang call center agent / a working student? So, for me, at first, yes. Pero, para nasali na lang din yung sarili ko na ito na yung daily routine ko as of now since I'm still a student and I need to sustain my needs as a student. So, yun po yung mga tanong dito. And then, yung tips ko naman na ma-share sa inyo if ever kayo po ay mag-apply ng call center during the interview. At first, dapat po maging confident po kayo sa mga sagot ninyo at dapat ipapakita po ninyo sa nag-interview sa inyo na you are enough in this position or yung parang ipapakita mo sa kanila na dapat ako yung kunin ninyo kasi fit ako dito or confident ako dito sa job na ito. Parang ganun na dapat you have a kind of self-esteem na
gusto ko talaga yung trabahong to, so dapat gagalingan ko, ganun. And then when it comes naman po sa training po, yung tips ko lang na maibibigay sa inyo, huwag po kayong magpapadala po sa pressure na yung tinatawag natin na kailangan talaga dito, matutunan ko lahat agad-agad ito for this week, kanya next week naman ganito yan. Kasi po, honestly po, during my training, lahat-lahat ng mga ang tinuro ng trainer ko during the training na wala talaga, as in a mental block talaga ako pagdating ko na sa production floor, as in na hindi mo talaga alam kung paano mo sasagutan yung mga tanong kay customer, as in nagsishake ng ganyan talaga yung kamay ko kasi hindi ko na talaga alam kung anong isasagot ko sa customer. And then yung first call ko pa noon is irate, yun po. So next tip ko naman na ibibigay sa inyo, na if ever po kung kayo na po ay isang regular sa job ninyo, or yung may meron na po kayong position sa job ninyo, sana po is huwag po lalaki yung ulo natin. And then dapat din nating tulungan yung mga agent na nangailangan ng tulong para po din naman yan as a team. At yung sinasabi ko po na we need to stay humble kahit anumang position na meron tayo, kasi at first we are blessed enough na meron po tayong trabaho. So yun po yung pinaka-importante sa lahat, na dapat is be humble kahit anumang position na meron ka, or kahit hindi na sa trabaho or kahit sa ibang bagay, na yan talaga yung isang big aspect na may apply mo every day. And then doon mo din makikita kung anong ka talagang klaseng tao if ever achieve mo na yung kind of position. So yun po. So ano pa ba yung mga tips, ha? If ever pala kung gusto ninyong mag-resign sa company, huwag po kayong yung tinatawag na awol, yung for example by tomorrow hindi na kayo papasok, and then by the next day, next week, and then aabot na kayo ng a month na hindi kayo papasok, po niyo po yung gawin, kasi po it's better po na mag-render talaga kayo ng 1 month, I think, kung gusto niyo po mag-resign, kasi po para hindi po kayo magiging isang bad record po sa previous company ninyo. Yun po. And then lastly po, kung magka-encounter po kayo ng mga customer na irate, na super super duper irate, na gusto talaga nila lahat ng mga tanong nila is masasagot natin agad, huwag po kayong magpapadala sa pressure, at kung magmumura man sila sa inyo, huwag po ninyo yung patulan, kasi po baka kayo po ang ma-escalate sa client. So, napaka-importante din po yun. At be patient enough sa mga customers natin. Kasi, sabi nga nila, customer is always right. Pero para sa akin, hindi talaga lahat. So, yun lang po yung mga tips na maibibigay ko sa inyo as of now. Kasi yan lang yung naisip ko. So, I hope this video can help you guys sa mga gustong mag-apply ng call center, ganyan, sa gustong magkaroon ng job experience sa call center, huwag po kayong mawawala ng pag-asa, kasi po, right time will come. And then, kung ma-fail man po kayo, huwag po kayong mag-give up, kasi yung failure na yan is will set as your motivation to your success. So, yun lang po, at maraming salamat po sa papanood niyo sa munting channel ko, at happy 2,000 subscribers! Thank you guys, and I really appreciate your watching in my videos. And then I hope na supportahan niyo pa po ako sa mga next upload ko. And thank you guys, at kung ano pa po yung gustong mga tanong ninyo, or kung ano pang videos na i-upload ko for my next video, don't hesitate to comment down below, kasi babasahin ko talaga yan isa-isa yung mga comments ninyo. At marami pong salamat sa mga comments ninyo, kasi nagbigay din po yan ng inspiration para sa akin na to keep upload in my munting channel. So thank you guys, and see you in my next vlog. Bye!